Hello guys, good day. I'm here ulit at Mindtech PH. And ngayon guys, is may tuturo ako sa inyong tricks. So tricks to kung paano palakasin at pabilisin ang inyong internet connection kung kayo gumagamit ng internet using mobile data or wifi connection. So may tuturo na naman ako sa inyong legit APN na talagang makakatulong kahit papano na bumilis at lumakas at mag-improve, maging stable yung internet connection nyo sa inyong location. So make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayo mag-skip para malaman nyo at masundan nyo yung gagawin natin pasunod-sunod. Simulan na natin, pakatapos ng aking intro. So yun guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Alam ko guys, lagi kayo namang problema na sobrang bagal ang inyong internet connection, mapa mobile data man yan or wifi connection. Kaya lagi ako nag-research guys ng mga legit APN na talagang magpapabilis, magpapalakas at kahit papaano is magiging stable yung internet connection nyo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong legit APN. So itong APN na to is kahit papaano, bibilis talaga at talakas yung internet connection nyo. Lalo na sa mga location na napakahina talaga ng internet, malaking tulong ko sa inyo. Una natin gagawin guys, punta tayo sa settings ng ating cellphone. Click natin yung settings. Then pag naklik na natin yung settings, hanapin natin yung SIM card and mobile data. So sa ibang device nakalagay dual SIM or mobile network, SIM lang yan, click lang natin yan. Then pipili tayo guys ng SIM card kung anong gusto natin piliin. Compatible to guys sa lahat ng uri ng SIM cards. So lahat. Pwede sa talk and text, smart, sun cellular, globe, TM, GOMO SIM, dito SIM, at kahit anong SIM card. Pwede yan. Pipiliin ko itong SIM 1, click lang natin. Sa baba may makikita kayong access point names or APN. Click lang natin yan. Then sa bandang taas sa kanan may plus sign dyan or add button. Click lang natin yan para makapag-add tayo ng bagong APN. So mag-fill out tayo dito guys. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click natin tong name. Ilagay natin sa name BSNL Net 4G LTE APN. So yun yung name ng ating APN. Kung gusto nyo palitan, walang problema. Pero ito talaga yung name ng ating APN. Click lang natin yung OK. Sunod guys, click natin tong APN. Ilagay natin sa APN BSNL Net. So dapat small letters lang at walang space, dugtong lang. BSNL Net. Click OK. Sunod guys, punta tayo sa APN type. Click natin tong APN type. Then ilagay natin default, comma, SUPL. So yun yung ilalagay natin, default comma SUPL. Sa ibang device, pag-click mo yung APN type ay pagpipilian. So piliin mo yung default SUPL. Pero pag wala katulad sa akin, i-type mo na lang mano-mano yung default comma SUPL. Pag okay na, click OK. Sunod guys, punta tayo sa APN protocol. Click lang natin tong APN protocol. Then dapat guys, nakaset siya sa IPv4/IPv6. So sa pinakababa. Yan yung pipiliin natin. Sunod, punta tayo sa APN roaming protocol. Click lang natin yan. Then dapat yung nakaset dito guys is IPv4 lang. So, sa pinakauna. Yan yung pipiliin natin, IPv4. Then last but not the least, punta tayo sa bearer. Click natin tong bearer. Then dapat guys, yung may check lang dito is unspecified lang. Para maging compatible siya sa lahat ng uri ng device. Halimbawa, naka-check dito LTE. Pero yung cellphone mo hindi pa LTE ready, halimbawa 3G pa lang, so hindi yan gagana. Kasi nga, naka-LTE yung bearer niya. Pero kung unspecified, kahit ano yan, 3G, 4G gagana yan. So back lang natin. Double check nyo guys kung tama yung pagkakalagay ng name, APN, APN type, and so on and so forth. Para 100% gagana talaga yung ginawa nating APN sa ating device. Pag okay na, click lang natin tong save. Click natin yan. Then guys, pag na-save natin yung ginawa nating APN, hanapin natin yon. So ito yon, BSNL Net 4G LTE APN. Para fully activated yan sa ating device, i-click natin itong bilog sa katabi. Click natin yan.
Then pag na-click na natin, i-airplane mode natin siya ng 5 seconds. Click natin yung airplane mode. Then bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then i-airplane mode na natin. At automatic, 100% fully activated na yung ginawa nating APN na BSNL Net 4G LTE APN. Ngayon guys, para malaman natin kung compatible siya, i-on natin yung mobile data. Pag lumabas yung logo na 4G or 5G sa taas ng signal, ibig sabihin compatible yan. Pero pag hindi naman lumabas, pwedeng may mali sa pagkaka-fill out nyo kanina or talagang hindi compatible. Susubukan natin. Click natin tong mobile data. Then guys, kung makikita nyo sa taas, lumabas yung logo na 4G. Ibig sabihin guys, compatible yung APN natin sa ating device. Ngayon guys, hindi ako makapag-speed test kasi nga wala akong load sa aking mga SIM cards. So yung may load ko lang is aking low packet wifi. Mamaya na tayo mag-speed test sa pag-set ng APN sa packet wifi. Ngayon guys, punta na tayo sa pag-set ng APN sa packet wifi or wifi router. So para makapag-set sa packet wifi, tanggalin nyo lang yung battery. Sa likod may makikita kayong IP. Sinusundan nyo na number na 192.168.8.1 na parang ganun. Kukopya nyo lang dun yung number lang. Pag nakopya nyo na, i-paste nyo sa Google Chrome at mag-browse kayo. Doon kayo mag-login. Sa Wi-Fi router naman, hanapin nyo yung portal or gateway sa likod or minsan sa harap. So, kayo na bahala maghanap. I-copya nyo lang yon, i-paste nyo sa Google Chrome, then mag-login kayo doon. So, ngayon guys, mag-login muna ako sa aking Globe Packet Wi-Fi. So, para makapag-login, kailangan natin i-off yung mobile data at i-on yung Wi-Fi para mag-connect sa aking packet Wi-Fi. So, yun guys, connected na ako. Mag-login muna ako sa Chrome. So, yun guys, dito na tayo sa portal ng aking Globe Packet Wi-Fi. So, sa pag-set ng APN dito, kailangan natin i-click yung network settings, then APN list. Sa Wi-Fi router naman, kailangan natin piliin yung APN or APN settings para dun tayo magdagdag or magpalit ng bagong APN. Proceed na tayo dito. Click natin tong network settings. So, click natin yan. Then, pag na-click na natin yung network settings, may makikita tayo ditong APN list. Sa tabi ng APN list sa kanan, may plus sign dyan or add button. Click lang natin yan. Then guys, mag-fill out tayo dito. Magsimula tayo mag-fill out sa profile name. So ilagay natin sa profile name BSNL Net 4G LTE APN. So yan yung ilalagay natin, BSNL Net 4G LTE APN. Sunod, diretso na tayo sa APN. Click natin yung APN. Then ilagay natin small letters na BSNL Net. So yan, BSNL Net. Double check nyo guys kung tayo pagkakalagay. Then pag okay na, click lang natin yung save. Then wait natin mag-save yung ginawa nating APN sa ating packet wifi. So saving your settings, antay lang natin mag-success. So yan guys, success na. Para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis itong BSNL 4G LTE APN, punta tayo sa speed test. So kung wala pa kayo guys speed test, download lang kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test, then wait natin mag-open. So, antay lang natin. Finding server, antay natin makahanap ng server. Click natin yung go, then wait natin yung result. So, in case kung makikita mo yung ping niya, napakababa, 24 ms, then yung jitter niya is 3 ms lang. So, ibig sabihin guys, pag mababa yung ping, mababa yung jitter, talagang stable na stable yung binibigay na internet connection nitong BSNL 4G LTE APN. Then yung download Mbps nya guys is pumapalo ng 25.8 download Mbps. So para sa amin guys, mabilis na yan. Good na yan sa browsing at sa mga streaming. Upload Mbps nya is pumapalo ng 9.35 Mbps. Napakalakas na nito guys para sa amin at good na to sa mga nag-online games, sa mga mahilig manood ng video sa YouTube, at sa mga nag-online class, malaking tulong to. Guys, disclaimer, hindi porket malakas or mahina sa akin is katulad din sa inyo. Pwedeng mas malakas sa inyo, pwede rin mas mabagal. So nakadepende pa rin yan kung compatible yung APN sa inyong location. Pero kung hindi naman compatible, walang problema kasi lagi naman tayo nag-upload ng bagong APN, hanapin nyo na lang na try yung APN na compatible sa inyong area. Once again na MindTechPH, thank you and God bless all. So yun guys, special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Rafi Flores, Keisher Babor, Kesha Mislang, Dennis Martin Vlog, Charles Andre Pisueña,
Aiko Ilara. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.